just made mommy log it. Hello po, good morning. So today, dagdagan natin yung ating mga cooking vlogs kasi di ba sabi ko nga ay sinisipag ang lola ninyo na magluto-luto. So today, magluluto ako ng menudong Tagalog. Tagalog dahil taga Bulacan ng lola nyo, di ba? Bulakenya. So ganito po kami magluto ng menudo sa Bulacan. Share ko po sa inyo at gayahin nyo pagka ano, simple lang naman. Pag napanood nyo, try nyo rin iluto. Siya nga pala yung dun sa dinuguan, tinumis na niluto ko last time. Last Saturday, apat sa mga nanood sa atin ang nagluto ng dinuguan. Minessage nila ako at natuwa naman ako. Sabi nila, ganun lang naman pala kadali magluto nun. Akala naman namin, ang hirap-hirap. O, di ba po? Minsan kailangan lang talaga na i-push para magluto ang mga mami. Nakasanan loob magluto at kayang-kaya po yon. Okay? Pakita ko sa inyo ang mga ingredients na gagamitin natin. Okay po. So, ito po ang mga ingredients na kailangan natin. Na una-una na yung pork and konting liver. Sinama ko na po sa babad yung liver kasi konti lang naman ang inilalagay ko dahil hindi naman gusto ng mga anak ko yung liver. Inaalis din nila. Kaya lang kung walang liver, parang may kulang sa menudo mo, di ba? Kung yung liver spread naman ang ilalagay, medyo may alat siya, maalat. So, mas maigi na maglagay ng kaunting liver, basta meron lang liver. Tapos, kailangan natin ng carrots at patatas, bell pepper, at sibuyas, bawang, at maraming kamatis. So, kakailanganin din natin ng paminta, at asin, at ako rin ay naglalagay ng kalamansi. Okay, umpisahan na natin magluto, mga mamshi. So, nagpainit na tayo ng mantika at inilagay na natin ang ating bawang. Kung mapapansin nyo, balik uli ako sa nauna yung bawang. Kasi may napanood ako na isang chef na sabi niya, best pa rin na nauuna yung bawang. Bakit? Kasi pagka nauna yung sibuyas, si sibuyas ay may ini-emit na water. So, pag nauna si sibuyas at naglabas na nung tubig na yon, ay hindi masyadong lumalabas yung aroma at lasa nitong bawang dahil nga may water na. So, may sense, diba? So, balik tayo uli sa nauna ang bawang. So, ayun na. Kung nangamoy na si bawang, ay isunod na natin ang sibuyas. Totoo din naman, hindi ko masyadong naaamoy ang bango ng bawang kung nauna ang sibuyas. Hindi katulad ngayon, oh, na maano ang... Yun nga lang, agapan natin kasi madali talaga siyang masunog. Ayan. Madali lang ang minudo. Basta naigisa mo na siya. Tuloy-tuloy na yan. At dahil nag-iba na ang itsura ng ating sibuyas, lagay na natin ang kamatis. Sabi ko nga, maraming kamatis. At hihintayin natin siya na lumambot at parang yung mga juice niya ay lumabas na. Hindi ako gumagamit ng tomato sauce sa menudo dahil may iba siyang lasa eh. Ganito lang po ang pagminudo, mga mamshi. Kung mahilig ang anak niyo sa menudo, pagluto nyo sila at nang saya-saya nun for sure. Kasi nga pupunta kami ng Bulacan, so imbis na bumili na naman ng KFC, ng Jollibee, naku, sawa-sawa na ako, di mabuti pa magluto na lang. Tapos kasabay niyan meron kang prutas o kaya meron kang pritong isda na maiba lang, diba? Ayos na yun. Itong isda para at least dalawa yung ulam nyo. Saya na yung pagsasalo-salo. Hintayin lang natin siya na madurog yung kamatis na yan. So, ayun na po. Nilagay na natin ang pork. At hintayin lang natin na lumabas din yung juice ng pork. So, kailangan natin siyang takpan. So, balikan na natin ang ating minudo. Ayun na nga.
Nakita nyo ba yun na nagkaroon na siya ng sariling sauce from the kamatis at saka yung juice ng ating pork. So, konting hintay pa tayo at maya-maya ilalagay na natin yung kanya mga sahog. Okay, takpan natin uli. So, ito na po yung ating minudo sa ngayon. Medyo pumula siya dahil naglagay ako ng Spanish paprika. Hindi ko na pala naipakita, naglagay ako ng salt, pepper, and Spanish paprika. Naglalagay po ako nun dahil gusto ko yung medyo parang may konting anghang, ano. So, ayan na po siya. Pwede na po natin ngayong ilagay ang ating carrots at patatas. Sabay na po. So, ayun na nga po, nailagay na natin ang patatas at ang carrots at hinihintay na lang natin silang lumambot. Napansin niyo po ba yung kanyang parang nagmamantikang ano, sabaw? Yun po ay galing dun sa kamatis. Yun. So, next po dyan ay ilalagay naman natin ang bell pepper. Okay. Konting hintay na lang po at luto na ito. At saka, sayang nga at wala tayong, minsan kasi naglalagay ako ng pasas. Kasi may iba rin, ano, may iba rin binibigay na taste yun, ano, medyo sweet siya ng konti na, ano. At, oo nga pala, buti pa malimutan, yung kalamansi. Naglalagay po ako ng kalamansi juice for a fruity taste na, yung pagkaasim niya kasi iba sa suka eh. So, naglalagay po ako ng kalamansi at yun po ang huli kong ilalagay pag malapit na siyang maluto. Okay? Balikan ko po kayo mamaya. So, ayun, nailagay na natin ang bell pepper at yung kalamansi juice. At ito na siya. At ready na ang ating menudong Tagalog. Sana po iluto nyo ito at mag-enjoy ang family sa minudo na ihahain ninyo. Salamat po. Thanks for watching and bye! What happened? Tikman po natin. Ang sarap po, promise. So, tikman po natin. Mainit. Tama-tama po yung asim at sarap po. Try nyo iluto. Promise po, comment kayo pag nailuto ninyo. Nag-swimming ka na? Akala ko nag-swimming tayo. Tabi. Dali, paanoy mo si Daddy? Paanoy mo? Kanina ang ganda ng tawa mo eh. At nag-enjoy ang mag-playmate. Play! Ano? Swim ka, Tay! Swim! Swim! Parang sensor yung sinasabi mo. Parang madali mo ulit ay iba ka ba sa ina? Ano ba yun? Scary! Scary, scary, scary! So ayan, kahapon naglinis dito si Mami, nag-ayos ng halaman. Ayan, pinugot niyan. Naayos kung alin dapat nasa arawan, tsaka yung wala sa arawan. Dahil hindi namin malaman kung bakit nagdidilaw yung ibang halaman, yung iba naman namamatay kahit araw-araw na diligan. Siguro sa sobrang init. Tsaka yun nga, sabi ni Mother, eh dahil daw sobrang naarawan. Dahil sa sobrang
tirik ng araw ngayong mga panahon na to. Ayan, yung iba, nilagay dun sa may lilim ng puno para hindi masyadong direct sunlight. Hi, Nina Washies. This is me, Mommy. Okay. Go!